Yan, hello po. Welcome po muli sa panibagong nating video. Tayo ngayon ay pupunta ng taas ulit para mag-ani ng ating saging. Yan, kaya samahan nyo ako hanggang sa dulo nitong video. Dito tayo dadaan para makita na yung development ng tinatabasan nila. Yan, maraming puno rito madadaanan. Mga mahogany. Yan. At ito, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong pangalan ng puno na to. Ito yung pinakagitna ng bukid na masukal pa. Nandito na sila. Ayun o. Yung ating lakatan. Muntik na tayo mahuli. Ngayon ang araw. Nahinog na. Yan na yung huli natin kukunin dahil may mga latundan pa sa taas. Yan, meron pa rito. Kahit malayo, no, sa puno, madali lang natin malalaman kung mayroong mga matitigas na o mayroong mga pwede nang anihin na saging. Tingnan lang natin yung mga puno. Kung may mga puno na natutuyuan na ng dahon, sigurado yon ay may bunga na pwede nang anihin. Mahigit 1 week na tayo nagpapatabas, no? So, sa tatlong tao, 350, yan, halos 7,000 ang isang linggo, 6 days. Ngayon, pangalawang linggo, ganyan ulit. At alanganin na matapos nila ngayong linggo. Kaya, tutuloy pa nila next week. Kaya, aabot ng nasa 20,000. Ang magiging labor nila sa pagtatabas. Malaki din. Ayan o. Malawak pa yung kanilang. Nandyan pa lang sila sa party na yan. Parang wala pa sa kalahati. Magto 2 weeks na silang nagtatabas. Eh, ganoon talaga. Kinakailangan kumikita tayo sa nyog, obligado palinisan din natin. Dahil para din naman sa atin yung ibubunga kapag malinis na yung mga nyog natin. Ang daming tissue sa bukid. Ano? Ito yung disadvantage na masukal yung area. Itong nyog, oh, mas matataas na rin yung mga damo sa kanya. At kapag hindi nalinisan to, wala, napakabagal ng paglaki nito. O kaya posible pa siyang mamatay. Napapabayaan na yung mga saging dito sa taas. Taas naman kasi. Pero pag ito nalinisan, yan, mas masarap na naman puntahan. Yung area na to, ito lang sa side na ito, yan, ito na yung tinutukoy ko nung tayo huling nagpasungkit ng nyog na pinanggagalingan ng mga nyog na kung saan binababa nila doon, sa part na yon, para doon balatan.
para mas malapit nga naman. Itong area na to, pina-sprayhan ko siya March. And then ito na. No? Ngayong August, ito na uli yung mga damo. Makatataas na. Sarap dito. Kung gusto natin talaga ng relaxation. Peaceful mind. Sarap umakyat sa bukid o sa bundok. At magduyan lang. Nang walang ibang iniisip. Maririnig mo lang mga uni ng ibon. Hangin. Yan lang yung mga maririnig natin dito. Bukod pa sa tunog din ng ibang mga hayop dyan sa bundukan. Okay. Baba na tayo. Wala tayong mapapala dito sa taas. Dahil kinain na ng mga damo itong mga sagingan natin. Ito na yung aking 3 years old na mga nyog. Kahit paano, kita mo na lumalaki na rin sila. Mas lalaki pa ang mga yan kapag natabasan na. Dami na rin nila. Kinakailangan na talaga magbawas dyan sa ganyang karami. Ito pa oh. Sayang. Buti nilang may maabutan pa. Mga papaya dito. Maliban sa mga gabi, pag minsan, pag nagsawa na sila doon, mga papaya naman, yung mga kinukuha ko dito. Ayan. Gagawin na natin dito itong mga hinog na ay tatanggalin na natin, lilipat sa pasiking yan. Pwede pa ito sila iuwi pakain sa mga alaga. May mga kambal-kambal pa oh. Daming kampal.
okay. Sakto lang yung ating pagputol. Ayan. Sarap. Pinamahayan na siya ng beetle. One, two, three, four, five, six na lang ang natira. Tamis. Sarap. Kapag mabigat yung trabaho natin, halimbawa dito sa bukid, o kaya nag-gym tayo, o kung ano pa mang mabigat na trabaho yung ginagawa natin, huwag na kayong bumili ng mga energy drink, saging, at tubig lang. Sapat na. Yan yung payo ng mga doktor. Healthy na, effective pa. Ang presyuhan ngayon ng saging na lakatan sa amin, kapag ganito na hilaw na ibebenta mo sa buyer, ay 40 pesos. No? Sa mga palengke, kung makikita mo yung mga hinog ng ganito, ang bentahan na dyan ay nasa 60 pesos per kilo. At dyan lang po ang ating video para sa series na ito. Maraming salamat po sa panonood. God bless! At mabuhay po tayong lahat.